wedding anniversary. Kumusta kayo ni Ryan ngayon? How is that relationship? Ngayon siguro dumating na kami sa point, Tito Boy, that more than being husband and wives, there's also a friendship where it started. That's beautiful. May matindi din naman kami mga pinagdaanan bago namin na-realize na we have to listen to each other. Did you actually fight? Oh, yeah. That almost brought you to, like, a separation? Oh, yeah. Talaga, meron din. Pinatest ni Lord kung gaano yung faith and yung kung gaano kayo you'll hold on to each other and to that love. Kasi... Why at paano, di ba? Yung, kaya ko ba talaga? Because it's always easy to say it. Oo. Pero pag nandun ka na, kaya ko ba talaga? Saan ka kumapit sa mga pagkakataon na yun? Sa mga anak ko. And then kailangan ko silang tanggalin sa equation. Because it's unfair na I'll stick to the marriage because of the children. It's between me and Ryan. But at the end of the day, hindi ko kaya. Naiisip mo lang siya. No. Because galit kayo sa isa't isa. And you hate each other sa moment na yon. But it doesn't mean you don't love each other. That's true. Ryan talks about comfortable silence in quotes. And being bored together. Di ba? I mean, it's so your husband. Do you understand that? What does it mean? I think importante, Tito Boy, that you give that space and respect to each other. Oo. Lahat naman ng tao needs quiet time. Hindi mo naman kailangan palaging nag-uusap. Sometimes being quiet is also beautiful. It is. Because you have to listen to yourself. Hindi mo siya kailangan kulitin. Hindi kanya pwede kailangan kulitin. But it doesn't mean that may something. Gusto niyo lang tumahimik. Period. Okay lang naman yun. No, but there's so much beauty in silence. Yan yung natutunan ko kay Rai. To sit still in silence. Because I never had this silence until I met him. Siya, sanay siya doon eh. Na-introduce niya ako sa ganon when we were dating. Kailangan ko mag-news blackout. Ayokong makakita ng kahit na anong balita about me. Antindi ng issue sa akin noon. Gusto ko lang mag-zone out, magpahinga. And then, he just respected my silence. Tulog ako the whole day and he's just there, reading. And I realized, masarap pala yung ganito. Tonight with